Hello guys, ito nga pala yung continuation ng gala namin mula sa Shiraito Falls. Ngayon, papunta na naman kami sa Gotemba Outlet. So, samahan nyo kaming pumunta sa Gotemba Outlet. Dito sa Japan guys, maraming outlet na pwedeng puntahan nyo. Meron sa Tokyo, meron sa Gifu, meron sa Gotemba at iba pang lugar. So far yung napuntahan kong outlet is tatlo pa lang. Sa Nagashima, meron pa pala sa Nagoya. So, yan. Take over muna ako sa pagdadrive dahil yung pinsan ko tinatamad. Ang ganda ng view guys pag nasa countryside ka kasi madami kang makikita ng mga bundok and mga magandang tanawin. So, parang nasa New Zealand. Nakisama talaga yung panahon natin ngayon guys dahil hindi siya umulan, sobrang init. May nakita kaming sundalo kasi malapit lang yung base nila dito. And after 2 hours, almost 2 hours na pagbiyahe namin, nakarating na din kami dito sa Gotemba Outlet. By the way guys, from Shiraito to Gotemba Outlet is almost 2 hours pa din yung biyahe. So ito yung parking nila, dito kami sa labas po Mark. And ang lawak talaga ng parking nila dito. Meron pa silang second floor and third floor. Di ko sure kung ilan floor to. And tingnan nyo naman yung CR nila guys. Parang kwarto lang. Sobrang ganda. So pala guys, yung daanan papunta ng entrance ng outlet. Dahil parking lang yun. Actually, madaming parking dito guys. Naglibot-libot kami kanina. Pero puno siya. So, dito kami nag-park and malapit siya sa Gucci. From parking, maglalakad kayo ng siguro 3 minutes. Madaming brands ang makikita nyo dito sa outlet and yung iba hindi ko kilala. So, meron din silang mga kainan. Pag nagutom kayo, pwede lang kayong kumain. Meron sila dito and meron pa dun sa dulo. Today guys is Sunday kaya madaming tao dito sa outlet dahil maraming hapon at mga foreigner yung pumupunta dito. So ito yung Gucci. Hindi na tayo papasok dahil hindi natin afford yan. So bye Gucci. Sa lahat ng outlet na napuntahan ko guys, ito talaga yung nakakapagod na outlet kasi mas malayo yung mga tindahan dito at yan yung mga kasama ko. By the way guys, kung meron kayong mga babies, pwede nyo ipasakay sa cart. Yung cart guys, makikita siya sa parking pa lang ng mga sasakyan and magulog lang kayo ng 100 yen para ma-unlock yung cart. Meron kaming dalawang babies, so dalawang cart yung ginamit namin. So, hassle-free siya guys pag meron kayong mga babies. Kasi nakakapagod silang buhatin kapag ganito kataas yung lalakarin. So, dito guys, meron silang mga Prada, merong UGG, hindi ko alam kung ano yun. Pero yung Prada guys, talagang pinipilahan talaga ng mga hapon. Hindi ko alam kung anong meron dyan na sobrang mahal pero pinipilahan talaga nila. Sabi ng pinsan ko, flex lang daw niya yung baby tummy niya na malaki. So, yung first na stop namin for today's video ay pupunta kami ng GOP. Sa entrance pa lang guys, makikita mo na yung madaming pula na yan. So, it means sale. So, meron silang mga 50% sale. Pero, sad to say, yung mga tinda nila is mga pang-winter. Naghahanap kasi kami guys ng jacket na pwedeng dalahin ng mama ng pinsan ko dahil uuwi na nga siya sa Pilipinas. Sa part na to guys, ito yung mga pinakamura na tinda nila dito sa GAP. Itong hinawakan ng pinsan ko is 490 lang or 200 pesos sa atin. Maganda yung tela niya guys kasi malamig, tama siya pang Pilipinas. Kaso lang V-neck kaya hindi ko siya bet. Pero bumili yung mama ng pinsan ko kasi may bibigyan siya sa Pilipinas. So maglibot-libot lang tayo guys. Tingnan natin kung ano pa yung mga sale nila dito. Meron silang mga jacket. Kaso lang, pang winter na siya na jacket. So hindi siya pwede sa Pilipinas kasi mainit sa Pilipinas. Meron din silang mga square pants, mga formal na mga tops, and
Usually guys, mga jacket na talaga yung mga tinda dito. Or yung mga pang winter na ng mga tela kasi nga palamig na siya dito. Pero meron din namang mga shorts na sale kaso medyo pricey pa din. And kung bibili kami guys, hindi na namin magagamit kasi pa winter na nga siya. Pero sabi ng mama ko, ito talaga yung best time para bumili ng mga damit pang summer kasi nga sinisale nila yung mga pang summer na mga damit. Kaso nga lang, next year mo pa magagamit. Pero maganda naman siya guys kasi kung uuwi kayo ng Pilipinas, magagamit yun pa rin. Pag ako guys, hindi ako masyadong bumibili ng mga branded or mga bago na damit kapag winter kasi hindi ko naman magagamit sa Pilipinas. Kaya during winter, namimili kami ng mga jacket and mga pang-winter na damit sa recycle kasi mas mura at hindi naman siya luma guys kasi iba yung recycle dito. Maganda talaga yung mga quality ng mga damit dito kasi hindi nga sila nagpapapasok ng mga hindi pasok sa standard nila. So, ang ganda nitong square pants na to kaso ang taas sa akin. Parang ano siya, US size or yes. So, meron silang mga pang tulog dito. Ang ganda ng tela niya guys. Siguro hindi ka giginawin dito. Kasi magaganda yung mga tela nila. So, ito yung mga pang jogging nila. 1,990 or almost 1,000 pesos. Pero hindi naman kayo guys magsisisi sa tela nila kasi magaganda kahit ilang months nyo or ilang years nyo gamitin, hindi pa rin siya masisira. So, nagulat ako dahil may bata dito nagtatago. Akala niya nasa playground siya. After namin bumili sa Gap guys, ay yung next stop namin is hulaan nyo kung saan. Anyways, pupunta kami ng Nike. So, ito yung coach dito. Gusto kong pumunta guys kaso nagmamadali kami kasi may pupuntahan pa kaming ibang lugar. So, yan, nakakainis naman itong nasa unahan ko. Parang nakaka-bad trip. Charot lang. Mas maganda talaga guys maglakad dito pag may kasama ka. Kaya inawakan ko na rin yung kamay ng pinsan ko. Ingitera talaga. So, yan guys. Maganda talaga yung panahon ngayon kasi sobrang init. Ang sarap mag-ice cream. So, itong tulay na to guys is napakataas and nakakatakot tingnan sa ibaba. Ito palang tulay na to guys ay karugtong siya sa iba pang tindahan. So, nasa dulo yung Nike and iba pang mga brands. Napakataas talaga guys nang lalakarin mo dito sa Gotemba na outlet. Kaya sabi ko kanina nakakapagod. Puntahan yung mga tindahan dito. Pero pag sanay ka namang maglakad, carry lang naman. So, sa amin, carry lang naman din. Ito na nga guys, yung Nike at papasok na tayo. Ang cute ng dress niya. Minsan guys, mataas yung pila dito sa Nike. Pero ngayon, hindi masyado kaya nakapasok tayo agad. So, pagpasok natin, meron tayong alcohol dito sa front. Alcohol muna bago pumasok. Ito na yung loob ng Nike. Marami talaga silang shoes. Meron din silang mga t-shirts, jackets, mga jogger, and mga pang-sport na mga attire. Minsan guys, nakakabili dito ng mura lang kapag dasig ka mangita. Yung mga nasa labas kagaya nito guys is mga sale na to and mostly wala na masyadong size. So, kayo na yung humanap ng mga size dito. Yung pinsan ko, naghahanap siya ng shoes para sa kanyang papa. Itong section na to guys is sa pang lalaki. Pero magaganda talaga guys yung mga shoes nila. Nakakaingit tingnan. Yung feeling na gandang-ganda ka sa shoes pero pag sukat mo hindi bagay sa'yo. May mga ganun talaga guys. So medyo nakakahinga tayo ng maayos guys kasi wala masyadong tao ngayon. Sorry kung hindi ko na ipakita yung iba pang mga shoes. Pero guys, ito lang naman yung mga shoes dito na side. Yung mga sale at limited na yung mga sizes nila. So, punta tayo guys sa girls' side. Kasi naghahanap si auntie ng sapatos niya.
Pag dito ka guys, bumili sa outlet, mas nakaka-save ka kaysa sa mga mall na kasi pumapatong na sila and dito rin naman sila kumukuha. So ito, may nakita kaming shoes para kay Freya and ang cute siya guys and mura lang siya. Meron din kaming nakita ang mas cute pa dun kaso ayaw ni Freya, yung bata namimili na siya. Ito yung shoes na nakita namin ng ate. Ang ganda siya guys, tag 4,999 lang. May siyang white, may din siyang tawag nito, gray. Yung feeling na ang ganda niyang tingnan pero ang pangit sa paa ko pag sinuot ko. Pero ang ganda ng Nike Air nila guys, na Jordan. Siguro bagong labas yun. Yun lang naman yung binili namin dito sa Gotemba. Wala akong nabili kasi may shoes pa ako hindi nagamit. So, thank you for watching!